Sepultorero sa Sementeryo, Canole Horror Story. Dalawang dekada ng sepultorero si Matandang Turil sa sementeryo malapit sa kanyang tahanan. Sa totoo lang, napilitan lang siyang pumasok bilang isang sepultorero simula nang mailibing roon ang kanyang anak. Ayon kasi kay Matandang Turil, ito lang ang siyang tanging paraan upang makapiling ang mahal niya sa buhay. Nag-iisa lang kasi ang kanyang anak, tapos kinuha pa ng mga taong may bitukang halang. Ang anak niya ay namatay, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa aksidente. Namatay ito dahil meron siyang paniniwala na ang pumatay sa kanyang anak ko lang iba kung hindi ang aswang. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw din winawalisan ni Matandang Turil ang puntod ng kanyang anak. Araw-araw din siyang lumuluha at sinasabi yung mga salitang, "May araw din yung taong gumawa sa iyo niyan." Isang gabi, nabalitaan ng Matandang Turil na merong namatay sa baryo. Pumunta siya roon para makiramay. At nang silipin niya yung nasa loob ng kabaong, meron siyang naalala. Bakit ganon? Halos kaparehas ito ng pagkamatay ng aking anak. Tatang Turil, kayo ho ba yan? Ako nga ito. Nakikiramay nga pala ako sa inyo. Mabuti naman ho at napunta kayo rito. Nabalitaan ko kasi na yung anak mong binata ay namatay daw. Kaya lang, balita ko rin na kaduda-duda ang pagkamatay ng anak mo. Sa palagay mo, Wilbert, sino kayang pumatay sa kanya? Ayon naman ho kasi sa investigasyon, aksidente daw. Kaya tignan nyo po nangyari. Nagkanda lure-lure tuloy yung katawan ng anak ko. Pero, Tatang Turil, niniwala akong hindi to basta aksidente. Pakawari ko sinadya eh. Huwag kang magagalit sa akin, Wilbert. Siguro naman, nung panahon na nawala ang aking anak, binata ka na noon. Oho, yung junior nyo. Oo. Alam mo nakita ko sa mga mukha ng anak mo yung nangyari sa aking anak. Kung sino man ang gumawa niyan, humanda siya sa akin. Bilang isang pulis, hahantingin ko siya. Wilbert, makinig ka sa akin. Hindi basta tao ang gumawa niyan sa anak mo. Alam mo ba, magmula ng ilubeng ang aking anak sa sementeryo ay voluntaryo na akong nagbantay doon kahit na hindi ako binabayaran. Ito lang ang paraan ko para yung anak ko ay makasama ko sa araw-araw at sa gabi. At isa pa, nang mabantayan ko rin siya, alam mo kasi Wilbert, meron akong paniniwala na kahit na matagal nang patay ang aking anak, ay nagpaplano pa rin kunin ang bangkay niya ng mga taong pumatay sa kanya. Ano hong ibig niyong sabihin? Hindi ko ho kayo maintindihan. Wilbert, huwag kang magalala. Kapag nilibing na ang anak mo, akong bahala. Siya nga pala. Meron na bang nicho? Wala pa nga ho Ang totoo niyan, hahanapin ko sana kayo at magtatanong ako kung saan ba merong available pa na pwedeng paglagyan ng anak ko. Saktong-sakto. Doon sa puntod ng anak ko, kasya pa roon yung anak mo. Tamang-tama, Wilbert. Dahil hindi ako mahihirapan na bantayan sila. Sige ho. Doon tayo magtayo ng nicho para sa anak ko. Sige.
at lilinisin ko na rin yun. Sige ho, salamat ho. Nagpunta ang matanda sa karamihan ng mga tao upang makinood ng pagsusugal. Kasabay noon ang paghigop nito ng mainit na kape. Kung gaano kaingay ang mga nagsusugal, mas maingay pa ang mga kabataan na malapit sa kanya. Mga iho, konting galang naman. Alam niyong merong nakaburol eh. Napakaiingay niyo. Eh, Tatang Torel, wala namang problema. Magsiksitigil nga kayo dyan, mga bata. Ikaw, parang hindi ka nalulungkot ah. Eh, bakit naman ho ako malulungkot? Tsaka, kahit po maging malungkot ako, hindi naman nababangon ang kaibigan ko. Tamang hindi na siya babangon. Pero kaunting galang naman ah. Ah, Wilbert, sino ba yung batang yon? Yan yung batang kasama ng anak ko. Siya ang nagsasabing naaksidente raw ang anak ko. Ganan ba? San ba nangyari? Doon lang ho, sa liblib, sa palabas ng baryo. Eh kinagulat noon ng matandang Toril ang sinabi ni Wilbert dahil walang pagkakaiba. Doon din mismo namatay ang kanyang anak. Pagkatapos magkape ng matanda, pinuntahan niya yung lugar kung saan ba naaksidente yung anak ni Wilbert. Noong nandoon na siya, ramdam na ramdam niya yung kalungkutan. Meron siyang nakitang isang batang nakaupo sa gilid. Umiiyak ang batang yun na animoy iniwan ng magulang. Iho! Iho! Eh bakit ba umiiyak ka dyan? Wala ho. Anong wala? Wala nga po. Halika at madilim dito. Baka mapano ka pa rito. Hindi ho. Eh kinagulat ng matandang Toril nang hahawakan niya yung bata, ay bigla na lamang itong nawala. Multo! May nagmumulto dito. Hindi kaya't yung anak yon ni Wilbert? Nakapagtataka. Tsaka, hindi ko naman kasi masyadong nakita yung mukha at ayaw humarap sa akin. Anong ginagawa mo rito? Sino ka? Ang tanong ko, sagutin mo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat binabantayan mo ang anak mo? At anong alam mo sa anak ko? Sino ka ba? Hindi ba matagal ka nang naghahanap ng kasagutan sa pagkamatay ng junior mo? Oh, anong nalalaman mo ron? 2 dekada na ang lumilipas, Toril. Ngayon mo lang malalaman ang totoo. Ang pagkamatay ng anak mo, ako ang may gawa nun. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala, matagal ko nang gustong pumunta sa lugar na ito dahil naririto pala ang kasagutan. Halika rito, halika rito! Bakit? Anong gagawin mo? Lalabanan mo ko? Toril, matanda ka na. Wala ka ng lakas para sumuntok. O sige, para mailabas mo naman yung galit mo, hahayaan kitang suntukin mo ko sa katawan. Suntukin mo ko. Suntukin mo. Sa galit noon ng matandang Toril, sinuntok niya ang lalaking nakasuot ng purong itim. Pero nagulat ang lalaki dahil bigla siyang tumilapon. Akala ko'y wala ka ng lakas. Paano mo ko nasaktan ng ganon? Tanda, ano yung hawak mo sa kamay? Ano yan ah? Ito ba? Ito ang mutyang hiningi ko sa albularyo.
at sinong albularyo? Matagal ko nang pinaghandaan to. Ito lang naman ang ibinigay sa akin ni Kanole. Nole, parang narinig ko na ang pangalan na Nole. Walang aswang na hindi nakakakilala sa kanya. Diba, aswang ka rin? Oo, paano mo nalaman? At huwag mo naman akong gawing ignorante, aswang. Matanda na ako para sa bagay na yan, kaya hinding-hindi mo ako maloloko. Umuwi ka na at bantayan mo yung anak mo. Baka nakakalimutan mo na kami ang kumatay sa kanya, kaya't kami rin ang makikinabang hanggang sa mga buto niya. Ikinagulat pa ng matandang turil nang bigla itong maglabas ng pakpak mula sa likuran, tapos biglang lumipad. Dali-dali naman siyang bumalik sa burol ng anak ni Wilbert. Wilbert! Wilbert! Pwede ba tayong mag-usap? Yeah, ano ho ba yun? E bakit parang takot na takot kayo? Dito tayo! Halika, importante ito! Ano ho ba yun, Tatang Turil? Alam ko na. Anong alam niyo na? Alam ko na kung sino ang salarin sa pagpatay sa anak mo at sa anak ko. Oh? Eh, sino nga ho ba? Aswang! Aswang? Tatang Turil naman. Wala hong aswang dito sa atin. Wala ho. Tamang naniniwala ako sa mga aswang. Pero walang aswang dito sa atin. Ayan ako. 21st century na, Wilbert. Magpahanggang sa ngayon, meron pa rin mga aswang. At taga rito lang siya. Naniniwala akong kilala tayo ng taong yon dahil kilala niya ako eh. Meron ho ba kayong matibay na ebidensya? Meron. Galing ako doon. Doon sa pinangyarihan kung saan naksidente anak mo. Sige ho. Mag-usap na lang ho tayo ng masinsinan kapag wala ng masyadong tao. Eh sige. Pagtingin noon ng sepultorero sa batang maingay kanina, napansin niyang namumula ang mga mukha noon. Tapos bigla itong dumukdok. Hoy, halika rito. Ikaw daw yung kasama ng anak ni Wilbert nang mangyari yon. Halika rito. Aminin mo nga sa akin, ano ang nakita mo? Wala ho. Anong wala? Wala nga ho. Wilbert. Ano ho yun? May problema ho ba? Bakit hawak-hawak mo yung bata, Tatang Turil? Di ba sabi mo, ito yung batang kasama ng anak mo nang mangyari yun? Oo. Hoy, bata, sabihin mo sa akin, ano ang nakita mo? Yung totoo! Wala nga ho. Teka, dito tayo sa likod. Ayaw mong umamin ha. Tandaan mo bata, pulis ako. Kaya kong gawin ang gusto ko sa'yo. Dito tayo. Sabihin mo sa akin, anong nakita mo? Totoo bang naaksidente ang bata? Hindi ho! Huwag mo kong iiyakan. Seryoso yung tanong ko sa'yo. Anong nangyari sa anak ko? Ikaw ang saksi dahil magkasama kayo. Yung totoo, pag hindi ka nagsalita, pakakainin ko ng balay ang ulo mo. Huwag ho, Manong Wilbert. Magsalita ka na bago pa kita baunan ng bala sa ulo. Ayon sa pag-aamin ng bata, aswang daw ang pumatay sa anak ni Wilbert. At hindi nalalayo sa bata yung aswang dahil ito ay kanyang angkan. Nang dahil sa pag-amin ng bata, hindi na ito pinalampas ni Wilbert at ng sepulturero. Nagpasama sila kung saan ba matatagpuan
yung bahay ng kanyang kamag-anak, pero tila ba natunugan ng mga ito ang pagdating nila dahil wala ng katao-tao, maging ang mga gamit ay nalanos. Sandali lang. Hindi ako basta naniniwalang nakaalis sila ng ganong kabilis. Gumapanggapang noon si Wilbert sa ilalim dahil merong ilalim yung bahay. Dito niya naamoy yung masangsang. Nadiskubre noon ng pulis na si Wilbert na meron palang isang maliit na butas doon. Nang buksan niya yon, bigla na lamang umalingasaw ang napakabahong amoy. Lumayo kayo! Lumayo kayo! Nakakabaligtad ng sikmura! Wika ni Wilbert. Si matandang Toril naman ay tila ba napaghandaan na yung mga mangyayari. Naglagay siya ng mask na ginawa niya tapos isinilip ang ulo niya sa ilalim. Wilbert, may hagdan dito. Mauna ako. Pagsilip ng matanda roon, wala namang katao-tao. Pero merong isang napakalaking kawa na animoy pinaglulutuan ng mga malalaking baboy. Wala silang nakita na kung ano maliban lang doon sa kawa. Tapos hindi nila malaman kung saan ba nanggagaling yung napakabahong amoy. Lumipas ang ilang mga araw. Malapit na yung araw ng paglibing ng anak ni Wilbert. Naitayo na rin ang nicho. Malapit kung saan nilibing ang anak ng sepultorero. Naroon silang dalawa noon sa simenteryo at nag-uusap. Tatang Toril, alam mo, siguro pinag-adya na rin ng panahon na mangyari ito. Ito na yung hustisya sa pagkamatay ng anak mo. Wilbert, hindi ko naman sinasabi na ginamit ang anak mo, ano? Pero parang ganun eh. Naisip ko na rin ho yun. Talagang ganun ang buhay. Lahat naman ho tayo, papanaw. Meron lang nauuna at magkakaiba ang sitwasyon ng kamatayan ng bawat tao sa lupa. Pero yun ang nangyari sa anak ko. Kailanman hindi ko mapapatawad ang pumatay nun. Mananagot sila sa akin. Hindi ko ito paabutin sa batas. Ako mismo ang papatay sa kanila. Mga tampalasan sila. Tama na, Wilbert. Tama na. Ang maitutulong ko na lang sa iyo, bantayan yung labi ng iyong anak. Oo. Salamat po. Tama na, Wilbert. Alam mo, naiiyak na rin ako sa iyo eh. Hindi ko na rin napigilan eh. Parehas silang naiyak nung oras na yon. At kusa na lang silang tumigil dahil merong mga paparating. Kinabukasan, ito na yung araw ng paglibing ng anak ni Wilbert. Ang nangyari sa kanyang asawa, hinimatay pa ito dahil hindi siya makapaniwala na ang kanyang mahal na anak ay hindi na niya makakapiling pa kailanman. Alis na ho kami. Yung pangako niyo ho sa akin, nababantayan niyo ang labi ng aking anak. Huwag ka mag-alala, Wilbert. Akong bahala doon. Katulad ng nasabi ko sa iyo, kukunin din ng mga aswang ang bangkay ng anak mo, pero hindi ako papayag. Basta, yung pangako mo sa akin na ikaw na rin ang bahala sa mga salarin. Oho, ako pong bahala. Si Wilbert bilang pulis ng panahon na yon, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sinuyod niya ang lugar kung saan matatagpuan ang mga salarin na pumatay sa kanyang anak. Pero utod yata ng kamalasan dahil hindi niya matagpuan ang pamilyang yon. Ang matandang sepultorero naman, nagtayo na lang ng maliit na kubo malapit sa bagong libing at sa kanyang anak na nakalagay doon upang kanyang mabantayan at hindi kunin ng mga aswang. Isang gabi, inaantok na ang matandang sepultorero habang ito ay nakaduyan
bigla siyang nakaamoy ng napakasangsang. Tandang-tanda niya ang ganong klase ng amoy. Ito yung amoy sa ilalim ng bahay ng aswang. Nang dahil dito napabalikwas ang matanda sa duyan, tapos hinawakan ang kanyang itak. Mahigpit din ang pagkakahawak ng kaliwa niyang kamay sa mutya na ibinigay sa kanya ng albularyong si Kanole. Hindi ko man kayo nakikita! Alam kong nariyan kayo! Magpakita kayo sa akin! Hindi ako natatakot! Maya-maya pa, biglang, nandito lang kami. Oras na para kumain. Nakita ng sepulturero yung apat na lalaking nakatayo sa tagiliran. Meron ding apat sa kabila at merong isa sa likuran. Yung nasa likuran ang pinaka nakakatakot sa kanila dahil ito yung may pinakamalaking katawan at siya rin yung pinaka may malaking mata na namumula. Hindi nyo makukuha ang bagong libeng. Mga tampalasang kayo, subukan nyo! Subukan nyo! Lumayas ka na dyan, tanda. Kung ayaw mong madamay, pasalamat ka. Dahil yung anak mo ay hindi na namin pakikinabangan dahil buto na lang yan. Umalis ka dyan. Alis! Hindi pumayag si matandang Toril sa gustong mangyari ng mga aswang na kukuha sa bangkay ng bagong libeng. Hinataw-hataw niya ng itak ang mga yun. Lumilihis naman ang mga aswang. Tapos agresibo ang kanilang pagsugod kaya't nagawa nilang pigilan ang matanda. Magsiksilayas na kayo rito. Parang awan niyo na! Anong magsiksilayas? Aalis lang kami rito. Pagbitbit na namin ang bangkay. Anong klaseng mga aswang kayo? Ha? Mga balbal kami. Tama! Mga balbal kami. Ang ugali naming mga balbal. Papatayin namin yung tao. Tapos kakainin namin pag nakalibing. Kaya naman pala. Lumayas ka na, tanda. Kung ayaw mong patayin ka namin, at pagkatapos mong ilibing, pakikinabangan namin ang iyong katawan. Alis na. Hindi! Talagang sadyang makulit ka. Dahil sa naagaw na yung itak ng matanda, muli na naman siyang pinagtulong-tulungan ng mga yun. Ang pinagtatakahan ng mga aswang, kung bakit yung mga nagtutulisan nilang mga kuko ay hindi tumatalab sa katawan ng matanda na animoy may nakabalot sa kanyang bakal. Anong nangyayari? Imposible! Wika nito. Hanggang sa maalala ng isang aswang na ang matandang sepulturero ay merong dalang mutya. Naalala ko na. Meron nga pala siyang mutya. Oo, meron. Kung hindi kayo tinatalaban ng itak, pues, dito kayo mamamatay. Nang hawakan ng matanda yung mutya niya, nagulat siya sa kanyang sarili kung bakit para ba siyang bata sa bilis ng kanyang pagkilos. Nagawa niyang pagsusuntukin ang mga mukha ng mga aswang. Tumilapon yung iba at yung hindi tumilapon, yung pinakakakaiba sa kanilang lahat. Kung inaakala mo, aswang, nakakayanin mo ko pwes nagkakamali ka. Ibahin mo ko. Ibahin mo ko sa kanila. Mamamatay ka. Tampalasan kang matanda ka. Sumugod yon sa matanda at biglang sinuntok sa mukha yung matanda. Tumilapon siya sa ibang mga nicho. Pero hindi niya naramdaman ang sakit. Kahit nasabihing puro simento na mga nicho ang kanyang tinamaan, talagang wala siyang nararamdaman. Ano pang inaantay niyo? Kunin niyo na ang bangkay.
akmang kukunin na ng mga ito yung bangkay. Nang biglang, "Wag! Wag niyong kukunin! Utod kayo ng kasamaan!" "Sino ka?" "Oo nga! Sino ka? At anong meron sa'yo?" "Nakakaramdam ako ng kilabot!" "Talagang dapat kayong kilabutan na, dahil mamamatay kayo." "Ayan! Ayan ang aking kaibigan. Siya ang nagbigay sa akin ng mutya." "Tandang Turila, halika rito. Akin na yung mutya mo. Dadagdagan natin yan ng lakas." Tila ba huminto ang oras nung mga oras na yon, dahil nang hawakan ni Kanole ang mutya na ibinigay niya sa matanda. Hinipan lang niya ito tapos ibinalik niya sa matanda. Ang mga aswang naman nung mga oras na yon, halos hindi makakilos, kaya't naundayan sila ng suntok ng matanda tigit-tigisa sa muka. "Mabuti na lang Kanole at dinalaw mo ko." "Ang totoo niyan, napadaan lang ako eh. Naramdaman ko eh, yung mutyang ibinigay ko sa iyo nandito sa loob ng simenteryo." "Kanole, bagong libing to eh. Pinaplano ng mga demonyong yan. Kunin yung bagong libing." "Ikaw na ho ang bahala. Turuan mo sila ng leksyon kung maaari." "Sige." Pinulot ng matandang Turil yung kanyang itak at wala siyang awa na pinagtataga ang mga yon. Tinamaan sa ulo, sa balikat, sinaksak sa tiyan, tapos sa maselang bahagi. Ang pinagtatakahan noon ng matanda, kung bakit hindi man lang naglalaban ang mga aswang, maging yung pinaka nakakatakot sa kanila, naging parang estatwa na hindi basta makakilos. "Ano?" "Tumutulo na ang mga mababaho niyong dugo. Tad-tad na ng butas ang katawan niyo. Hindi pa ba kayo kikilos?" Wika nung isa. "Hindi sila makakakilos." "Ano?" "Hindi na sila makakakilos. Ang mga yan ay mga balbal, mga mabababang uri. Kayang-kaya ko silang pahintuin sa pamamagitan ng aking orasyon. Baka naman gusto mo pang gumanti. Ilabas mo yung init mo. Tapusin mo na sila. At saka, ayon sa mga nabasa ko sa kanilang isipan, sila ang pumatay sa dalawang nakalibing na yan." "Oo nga no! Mga tampalasang kayo! Dapat lang sa inyo mamatay!" Walang awa ang matandang Turil sa pagpaslang sa mga aswang na naroon. Nang mahimasmasan siya, dito niya naisip na parang kasalanan yata yung ginawa niya. Napahagulhol na lang ang matanda sa harapan ni Kanole. "Hayaan mo na po. Alam mo, importante sa akin yung buhay ng tao eh. Pero naiintindihan ko yung galit at puot mo. Kaya pinabayaan kitang gawin yun. Huwag kang manghinayang sa mga yan. Pagsikat ng araw, bigla na lamang silang malulusaw. Ang isipin mo na lang, Tatang Turila, sa tagal-tagal mo nang naghahanap ng hustisya sa pagkamatay ng anak mo, ito na yun, naibigay mo na." "Salamat. Salamat at matatahimik na rin ang isip ko at ang kaluluwa ng aking anak." "Walang ano man yun." Pagsikat ng araw, nalusaw nga ang mga katawan ng aswang. Naisip noon ng matandang sepultorero na puntahan nila ang bahay ni Wilbert upang sabihin na wag na niyang hantingin ang pamilya ng aswang. "Tao po, Wilbert." "Ay, magandang umaga ho, Tatang Turil. Bakit po?" Si Wilbert." "Ay, naka-duty po. Baka mamaya uuwi na yun." "Eh, tamang-tama. Anong oras na ba? 7:00. Eh, pauwi na ngayon.
Pwede bang antayin na lang namin siya rito, Susana? Sige po, ipagtitimpla ko kayo ng kape. Eh, salamat. Bakas na sa mukha ng matandang Toril yung saya. Kaya't maayos niyang ibinalita kay Wilbert na tapos na ang problema. Wilbert, andiyan ka na pala. Oh, nandito na ho pala kayo. Ay, magandang umaga ho. Eh, mukhang pagod na pagod ka, Wilbert. Eh, oho. Eh, alam niyo naman. Di pa rin ako tumitigil sa mga salarin. Ah, siya nga pala, Wilbert. Siya ang kaibigan kong albularyo, si Canole. Magandang araw sa iyo, sir. Napasaludo pa si Canole noon kay Wilbert dahil ito ay naka-uniforme. Wilbert, tapos na ang problema. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Wala na. Napatay ko na ang mga salarin. Eh, nasan ho yung mga bangkay? Dahil sa aswang ang mga yon, pagsikat ng araw, bigla na lamang silang natupok. Wilbert, alam mo yung napag-isip-isip ko na mukhang kakailanganin mo ito. Eh ano ho ba ito? Mutya yan, galing sa kanya. Sa akin ho yan galing, sir. Para sa inyo. Dahil kayo naglilingkod sa bayan, kailangan meron kayo niyan. Nang sa araw-araw niyong ginagalawan ay pwede kayong pag-ingatan. Eh ganun ba, Wilbert? Pwede nga ano? Eh, pwede nga ho. Salamat ho rito. At paano niyo ho nagawa yun? Eh, di ba napakadelikado ng lahing aswang? Sa tulong ng aking kaibigang albularyo, kaya ko yun nagawa. Wilbert, magiging panatag na tayo magmula ngayon. Dahil pare-parehas na tayong nakawala sa sakit na nararamdaman natin. At panahon na rin naman siguro para lisanin ko ang simenteryo na matagal ko nang tinitirhan. Gusto ko munang magliwaliw. Gusto ko naman makahanap ng kaligayahan. Eh, Tatang Toril, ang tanong, kaya mo pa ba? Ang alana, eh, kung kaya mo pa, ibibigyan kita ng pwede mong makasama sa buhay. Wilbert, alam ko na yung iniisip mo. Ayoko. Sapat na ako sa ganitong buhay. Ang gusto ko mangyari, magliwaliw, pumunta sa malayo, hanapin ang katahimikan. Eh, kayo hong bahala. Mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating kwento. Muli, pinapaalalahanan ko kayo na mag-iingat po kayo sa mga peking accounts sa Facebook. Hindi po akin yan. Scammer yan. Mag-iingat po kayo.